Okay, ang kwento ngayon natin, okay, bago tayo magkwento, okay, nasa last two parts na tayo, last two chapter ng Genesis. Sa dalawang taon natin, natapos natin yung Genesis. Diba? Na himay natin siya, hindi, inisa-isa natin siya, 1, 2, 3, 4, nasa 49 na tayo, next week, 50 na, tapos na natin yung Genesis. Okay? Ganda, diba, ng Genesis? Okay, ang meaning ng Genesis is the beginning, ang pagsisimula. Okay, nandiyan lahat yung mga kwento kung paano ginawa ng Panginoon ng mundo. And God said, let there be light, and there was light. Okay, in the beginning, God created the heavens and the earth. Okay. Hanggang sa panahon ngayon, yung mga school, ang tinuturo pa rin, mali. Pumutok na tapo. Imagine yung magpaputukan ng isang bagay. May mabubuo kaya doon? Wala, masisira lalo yun. Diba? Baligtad. No? Iba, nire-reconcile yun. Ano? Siyempre, kung may pumutok, sino nag-cause nun? Diba? Sino nagpaputok? Yung pinsang reconciliation. Pero alam natin na ang gumawa. No? Okay? Ano lang daw yan eh? Yung major na dapat mong malaman bilang isang tao sa isang bagay. Una, kung saan siya nagmula. Pangalawa, kung ano yung purpose niya. Okay? Yung sabihin ng purpose, saan mo siya gagamitin. Pangatlo, kung kailan siya matatapos. Alam daw yun, mahalaga yun. Beginning, then purpose, ano purpose, bakit yung nagawa, tapos kailan siya matatapos? Ano yung katapusan niya? Okay? Ganun lang daw yun. Parang sa computer, input, process, output. Parang ganun siya. No? Na, nandito na tayo sa last part. Sabi dyan sa aking subtitle, Genesis 49, or title ko, Jacob Yielded Up the Ghost. Nang si Jacob ay mamatay. Mamatay na siya. Okay? Yung aking subtitle dito, When Jacob Blessed His Family. Bless ni Jacob yung kanyang buong pamilya. Okay, sir, ako na diba? Nangyari ako, mamatay na ako. Sabi ko lang sa kay Mang Joan. Mang Joan, ikaw na bahala sa mga anak natin. Nabibili. Mamaya, ganun, mag-aano ko eh. Magpa-prophesy sila kung ano, magpa-prophesy si Jacob kung anong mangyayari sa mga anak niya in the future. Okay? Sa isa-isa na natin, tayo pumasok dyan, pero bago tayo pumasok dyan, manalangin muna tayo. Okay, manalangin, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, muli sa umaga nito, salamat, Panginoon, sa privilege na kami po ay makapag-lipod sa inyo sa pamagitan ng pagpapahayag ng mga salita. Dalangin ko ang mga kabataan ng nandito, mga kaluluwa, Panginoon, bigyan niyo sila ng katalinuhan ko na tanggapin Panginoon ang sinasabi ng iyong mga salita. Maging pagpapala, Panginoon, at pagsasalu-saluan namin, Panginoon, ang masarap ng mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Ating salamin. Okay, last week, si Jacob, blines niya. Sinong blines ni Jacob last week? Sinong dalawa yun? Alinong anak yun? Okay, anak ni Joseph, no? Blines niya, no? Kasi alam nga niya na malapit na yung kanyang pagtatapos o yung kanyang kamatayan. Ngayon, ito na. Okay, pumunta na tayo doon. Okay? Mamamatay na si Jacob. Okay. Ikaw ba, pag mamamatay ka ba, matatakot ka? Bakit hindi ka matatakot? Sino yung matatakot dito pag mamamatay na siya? Hindi, takot pa, no? Mamaya. Pwento kayo mamaya ni BSE. Dahil hindi tayo matakot pag namatay tayo. Okay? Si Alan J. Takot ka ba pag namatay ka, Alan J? Bakit hindi ka takot? Ligtas ka rin. Amen. Naman doon yun. Ito ang matatapot, ligtas nga.
atin. Pero ang maganda sa atin, iingatan tayo ng Panginoon. At dadalhin niya tayo sa panahon na pwede na tayong magbigay ng blessing sa iba. Okay? Kung tayo ay magiging tapat sa Kanya. Okay? Yung pangako niya, hindi kita iiwan o pababayaan man. Yung pangako niya. Okay? Tignan natin dito yung last, yung pagkatapos ni Jacob. Tignan natin. Okay? And Jacob called unto his son and said, "Gather yourself together, that I may tell you that which shall befall you in the last days." Okay, ito yung mangyayari sa inyo sa mga huling araw. "Gather yourselves together and hear, ye sons of Jacob, and hearken unto Israel your father." Okay? Si Jacob, meron siyang ibang pangalan. Binigyan siya ng Panginoon ng ibang pangalan. Kasi siya ay magiging pagpapala sa buong nasyon, sa lahat ng nation. Okay? Kunyari, James, hindi na James ang pangalan mo. Okay? Bibigyan kita ng bagong pangalan. Ganun ang ginagawa. Sa pagdating natin sa langit, sabi sa Revelation, bibigyan tayo ng bagong pangalan. Okay? Hindi na Alex ang pangalan mo dun. Alex to na. Okay? Kung ano man ang bigay sa atin ng Panginoon. Okay? "Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, and excellency of dignity, and the excellency of power." Okay? Na ako, bata pa ako nang pinanganak si Ate Jamie, 24 years old lang ako nun. Kasi Ate Jamie ngayon, 22 na. Okay? 2 years na lang, dapat nakapangasawa na siya. Kung gagayahin niya kami ng nanay niya. Okay? Yun ay napakalakas ko pa nun. Okay? Yun ay nasa prime ako ng aking buhay nun. Okay? Kahit magpuyat, kaya ko. Pero ngayon, hindi na. Wala matuto. No? Ganun din si Jacob. Ang unang niyang naging anak ay si Reuben. Okay? Pero, ang problema dito, sabi niya, "Unstable as water." Okay? Ba't ba unstable yung water? Kasi ang tubig, pag nilagay mo sa isang container, kung ano yung itsura ng container, yun din siya. Okay? Gets nyo? Ano yung sabihin nun? Kunyari, ang baso mo, triangulo. Nakakita na kayo ng triangulo ng baso? Yung pala nun, inverted triangle. Yung malaki, yung nilalagyan ng mga wine. Yun lang yung triangulo nyo. Kung ano yung itsura ng baso na yun, pag nilagay mo yung tubig, yun din yung magiging shape niya. Tama? Okay. Sabi ng niyan daw, unstable daw yun. Bakit? Kasi, kung ang isang Kristiyano ilagay mo sa magulong lugar, magulo rin siya. Yung isang Kristiyano ilagay mo sa manlulokong lugar, manluloko rin siya. Ganun ba? Unstable ka nun. Okay? Sabi dyan, "Unstable as water daw, shall not excel." Okay? Pag ikaw daw ay unstable, wala kang tinatayuan na sarili mong prinsipyo, lalo ng prinsipyo ng salita ng Panginoon, unstable ka daw. Kung ano lang meron, yun ka lang. Ganun pa lang. Okay? Gusto niyo ba yung ganun? Unstable kayo. Umaangge. Okay. Sarado lang natin ang pagkakit para hindi lang mainit. Sarado natin. Hindi na ba umaangi? Umaangi daw. Yan, dito yung... Okay? Okay. Okay, "Unstable as water, thou shalt not excel." Hindi ka daw mag-excel pagka ikaw ay double-minded. Tingnan natin sa... Sa James, sabi ko sa James, okay, meron daw mga double-minded, sabi natin sa James. Alam niyo yung double-minded? Ano ba? Sasama ka ba o hindi? Ewan ko. Ano, double-minded yun. Hindi mo alam, sasama ba o hindi sasama. Okay?
Basahin natin dito sa James. Yung mga double-minded, unstable daw yun. Sa James 1:8. Basahin natin sa James 1:8. Nandiyan dyan ba yung mga Bibles nyo sa inyo? Dapat hawak nyo yung mga Bibles nyo. James 1:8, mabasa nyo. Yan na sa mga Bibles natin. Pabigyan nga sa mga Bibles. Dapat badalan nyo pala natin yung Bible na kasi dapat ginabasa natin yun. Ano daw yung double-minded man? Unstable daw yun. Sabi dyan, a double-minded man is unstable in all his ways. Okay? Gusto niyo bang maging unstable? Hindi niyo alam kung saan kayo pupunta? Okay? Ang decision niyo palaging safe. Alam niyo yan, safe na decision? Okay? Marami tayong mga okay, mga dapat tayuan sa panahon natin ngayon. Di ba? James 1:8. Nasa medyo dulo yun, no? Patulungan sila. James 1:8. James 1:8. Page 705. Sila wala sila dito ang Bible. James 1:8. Basa natin ha. 1, 2, 3. Go! A double-minded man is unstable in all his ways. Okay, ano daw yung unstable sa ways niya? Double-minded. Okay, walang isang pag-iisip. Okay, laging dalawa. Okay? Yung mga nambababae, ganun daw. Double-minded mind yun. Okay, ayaw lang magmahal ng isang babae. Gusto marami para malilito siya kung anong gagawin niya sa buhay niya. Double-minded. Kayong mga lalaki, pag manliligaw kayo, hindi marami. Okay, lahat sasabihan nyo ng I love you. Makita, ganda mo talaga, I love you. Wala yung maraming mga lalaki ngayon ganun. Mga babae, huwag kayong magpapaloko sa ganung lalaki. Okay? Makita ka lang, kasabihan ka na agad, I love you. Daming ganun, di ba? Okay? Double-minded man yun. Okay? Wala yung isang direction. Okay? Yan daw si Reuben. Unstable as water, thou shalt not excel. Pag unstable as water ka, hindi ka mag-excel. Okay? Wala kang isang direction. Wala kang tinatayuan. Okay? Lagi kang nasa safe zone. Ay, kung anong, kung ano yung marami, dun ako. Ah, marami ngayon tumatanggap sa bading, dun ako. At tanggap na yan eh. Okay? Unstable ka nun. Hindi mo tinatayuan yung dapat mong tayuan. Okay? Sabi ng salita ng Panginoon, yung mga bading dapat daw pinapatay. Sabi sa salita ng Panginoon, hindi natin papatay, yung dapat yung gobyerno yung papatay sa kanila kasi yun ang judgment para sa kanila. Okay? Masama, sakit mang pakinggan, pero yun ang salita ng Panginoon. Okay? Sabi dyan na itong ginawa nito, medyo matindi yung ginawa dito ni Reuben. Okay, sabi niyan, unstable as water, thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed, then defiledest thou it. He went up to my couch. Okay? Alam naman natin, nangalunya siya, no? Na inalunya si Bilha. Okay? Which is asawa yun ng tatay niya. Which is, dahil ay mali-mali. Okay? Ba't ko papatol dyan? Wala na bang ibang babae? Okay?
Marami, pumili tayo ng tama, yung may takot sa Diyos, mga babae, pumili kayo ng tamang lalaki na may takot sa Diyos at hindi double-minded. Kasi eventually, pag double-minded ang napili mo na kung hindi lang ikaw yung mamahalin ng kunyari, marami pang iba. Kasi siya ay unstable. Okay, mabigat ha? Rex, mabigat ha? Ganun si Alex sa salita natin. Pero yun na, ito, alam niya na yun, di ba? Dapat, ang isang lalaki ay para lang sa isang babae at ang isang babae ay para lang sa isang lalaki. Okay, yun yung memory verse natin sa Genesis 1:28. Di ba? Sila'y magpaparami. Okay? They will replenish the earth at meron silang dominion sa lahat. Hindi tayo magpapasunod ng mga hayop. Tayo magpapasunod sa kanila. Okay? Kahit na libo-libo pang mga hayop, hindi yun matutumbasan ng isang buhay ng tao. Okay? Tandaan nyo. Okay? Simeon and Levi, our brethren, instrument of cruelty, are in their habitation. Pag sinabing instrument ng cruelty, anong cruelty? Ano yung cruelty? Cruel. Ano Tagalog yan? Ano sabi dyan? Sa Tagalog yan. Wala dyan na aking Tagalog. Dyan. Ano sabi dyan sa Tagalog? Wala na yung Tagalog pala na. Ano daw yung Tagalog ng cruelty? Cruel. Napaka. Napaka. Bagsik. Cruel ka. Cruel. Yan. Lahat ng katarantaduhan, alam mo, marahas, no? Ano yung mga cruel men, no? Bubugbugin ka bago ka papatayin. Papahirapan ka muna. Tutorturing ka, yun yung mga cruel men. Okay? Nagtutorture. Sabi dyan, Simeon and Levi, our brethren, instrument of cruelty, are in their habitation sa lugar daw ni Simeon and Levi, okay, may instrument sila, instruments of cruelty in their habitation. Okay, ang hirap na, no? O my soul, come not thou into their secret, unto their assembly. Mine honor, be not thou united. For in their anger they slew a man, and in their self-will they dig down a well. Okay, alam natin yan sa Genesis, yung unang, di ba? Dahil kay Dina, sila ay nanloko ng tao. Yun si Shechem at saka yung tatay niya. No? Niloko nila. No, magpatuli kayo. Sige, tatanggapin namin kayo. No, magpatuli sila, ang ginawa nila, nilusog nila yung buong. At kinuha nila yung mga ari-arian. Napaka-cruel. Imagine mo, gagawin mo na yan. Nanloko sila ng tao. Dapat papakasalan na yung kapatid nila. Imbis na may asawa yung kapatid nila, wala. Imbis na nasiran nila yung mga tao doon, ang nangyari, they dig a wall. Sabi dyan, they dig a wall. Oh my soul, okay, sabi dyan, be thou not united, for in their anger they slew a man, and in their self-will they dig down a wall. Okay, tayo mga Kristiyano, dapat ba ganun? Pag nagalit tayo sa isang tao, may ginawa sa atin ng mali, ginawa tayo ng mali, okay? Bahala na kang dyan. Okay? Tapos na ang ating pag-uugnayan. Gusto niyo ba ganun? E dapat tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan at dapat tayo ang lilingap sa kanila. Okay? Ano yan? Dig down a wall. Okay? Tampuhan lang kayo, naglagay ka na agad ng wall. Okay? Dahil lang sa maliit na bagay, sinaraduhan mo na, clean-nose mo na agad yung relasyon mo sa kanila. Imbis na malingap mo sila, masyeran sila ng gospel, maalalayan mo sila, makita nila yung kabutihan ng Panginoon sa'yo, ang ginawa mo, you dig down a wall. Okay? Bakit? Tapos, wall. At gano'n. Nag-uukay ka ng wall. Dig down eh.
Parang kasing ganun yung parang kang mumuhukay at gusto mo sila mahulog doon. Okay? Judgment na agad yung binata mo sa kanila. Imbis na malingap mo sila, makita mo ang kabutihan ng Panginoon sa kanila. Okay? Next. Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Si Simeon at saka si Levi ay na-scatter. Si Levi especially kasi sila yung naging priest, na-scatter sila sa lahat ng mga tribes. Okay? Yun yung nangyari sa kanila. Okay? Totoo yung sinasabi ni Jacob na mangyayari sa kanila. Bilang tatay, kilala ni Jacob yung kanilang mga anak. Okay, kung kilala ka ng tatay mo, pag sinabihan ka, susunod ka ba? Hindi? Wala akong pakaramig sa tatay ko. Kilala ka niyan, tanungin mo sa tatay mo, Tay, kilala mo ba ako? Siyempre anak, kilala kita. Hindi ka nga gumigising na umate. Hirap mo agisingin. Kasi kilala ka ng tatay mo mula sa pagkabata mo hanggang sa ngayon na nasa puder ka niya. Alam niyo ba yon? Di ba na lang kung wala kayong tatay. Pero kung wala kang tatay, nanay mo, alam niyo. Alam niyo yung pag-uugali mo kung tamad ka, hindi ka tamad, matigas ang ulo mo. Alam lahat nila yon. Okay? Di ba? Alex! Ako, kilala ko ng nanay ko. Kilala ka rin ng nanay mo kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Alam, madali nilang malaman yun ng nanay mo kung nagsisinungaling ka kung hindi ka tumitingin sa mata. O, ano nga sa'yo? Wala ko na eh. Kilala ka ng nanay at tatay mo. Okay? Sabi dyan, scattered in Israel, Judah! Eh, sino natapos natin? Si Reuben, si Simeon, si Levi, kay Judah na. Pang-apat na anak niya kay Leah. Okay? Judah is a lion's whelp. From the prey, my son, thou art gone out. He stooped down, and he couched as a lion, and as an old lion, who shall rouse him up. Okay? Yun na daw yung lalaban sa isang lion. Makita na kayo ng lion? Makita na kayo ng lion? Sino hindi pa nakita na lion? Yung lion parang maliit na horse na parang pusa. Nakita niyo na yung kilos ng pusa? Mabilis ba umilis yung pusa? Parang ganun siya, pinalaki siya na pusa. Imagine mo, palakihin mo yung pusa, tapos yung kilos niya ganun. Tapos yung mga ngipi niya, ganun kalalaki. Ang laki nun. Pag ginanong pa ng kamay nun, tulog ka. Ganun kalaki nun. Pag ginagat ka nun, naku, sakmaling na, sumasakmaling sa liig. Patay ka kaagad, ginanong ka sa liig nun. Yun daw yung lion. Sabi dyan, the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. Okay? May prophecy dito makikita natin mamaya. Okay? Yan ay pinaprophesy yung tagapagligtas ng ating Panginoon. Amen. Tingnan natin maganda yan. Okay? Binding his foal unto the vine, and his ass colt unto the boy's choice vine. He washed his garment in wine, and his clothes in the blood of grapes. His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk. Mayroon ako dito maganda. Scepter. Sabi dyan, Judah, art thou whom thy brethren shall praise. Nakalimutan mo yung 8, yun yung maganda. Okay, bibigyan siya ng parangal ng kanyang mga kapatid. Thy hand shall be in the neck
of thine enemy, and thy father's children shall bow down before thee. Yung kalaban daw niya, awak-awak niya sa diin. Hindi ba pwede ko naman saan ko lang? Rap nila dito. Rap. Saan ko lang nila dito? Kunyari si Rapi, kalaban mo. Okay? Tapos, si Rapi, awak-awak sa diin na naman. Ganyan, awak-awak sa diin. Makagalaw kaya si Rapi. Awak-awak siya, matinding awak ko sa magpatay si Rapi kasi pag ginawa ko siya na mas mahigpit, hindi siya makakahinga. Okay? Control ni Judah yung kalaban niya. Sabihin ko. Walang laban yung kalaban ni Judah. Okay? Prince naman. Okay? Ganun kalakas si Judah, hindi sabihin. At siya ay bibigyang parangal. Okay? Eventually, makikita na sino bibigyan ng parangal. Eventually, yung lahi niya ni Judah sa panahon ni David, sila yung unang naging king. Si David yung unang naging king in the lineage of Judah. And after that, sunod-sunod na yon. Pero mawawala yon, pero merong darating na tunay na kali na magliligtas sa kanila. Nakarapat dapat na sambahin, bigyan ng pasasalamat. Okay? Yun ang Lion of Judah. Okay, saan natin makikita? Tingnan natin sa Revelation. Saan makikita? Saan natin makikita? Revelation. Revelation 5:5 daw, sabi ni Kuya Ezekiel. Ano sabi niya? Sabi niya? And one of the elders said unto me, weep not. Please, tignan mo na natin yung background dito. And I saw in the someone, no? And I saw in the right hand of him that sat on the throne, a book written within and on the backside, sealed with seven seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seal thereof? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, keep wept not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it was being slain, having seven horns and seven eyes, with which are the seven spirits of God sent forth into all the earth. Magdadamit daw, sabi dito, magdadamit daw siya ng wine, di ba? You know, clothed in blood of grapes, sabi dyan. As called unto the choice wine, he washed his garment in wine. Ano kulay kaya ng wine? Pula, red yan, di ba? Okay, ito rin yung sinasabi dito, di ba? Okay, midst of the elders stood na, as it had been slain, having seven horns and seven eyes. Okay? Sabi niya, eh, paano ba siya? Ano ba siya? Lamb or lion? Ano ba yun? Eh, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, siya ay nangmistog ng lamb. Pero pagdating niya, siya ay hindi na lamb. Siya ay lion na. Okay, the Lion of Judah. Ibig sabihin, magbibigay siya ng punishment sa mga tao na hindi tumanggap sa kanya.
okay? Huwag na mga masamang balita. Ngayon, ano gagawin natin kung ganun ang gagawin ng Panginoon? Dapat, hanggang sa panahon na yun, hanggang sa mga kaya natin, dapat ipamahagi natin yung kaligtasan ng Panginoon. Okay? Yan yung pagpapala na binigay sa lahi ni Judah. Okay? Yung paghahari nasa kanila, David hanggang sa root of David, yan ay si Jesus Christ. Okay? Yan ang ating King of all kings, Lord of all lords. But next, tapos na tayo kay Judah. Ganda kay Judah, no? Kay Zebulun na tayo. Zebulun shall dwell at the heaven of the sea, and he shall be for an heaven of ships, and his border shall be unto Sidon. Okay? Ito naman yung mga, ano bang meron pagka merong dagat? Anong meron? May isda? Ano pa? Ano pang meron? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ship, bangka. Ibig sabihin, pag may bangka, anong meron? May fisherman. May fisherman, syempre. Ano pa? Merong trade. Okay? Alam niyo yung trade? Okay? Yung kunyari, sa ibang lugar, meron tayong gulay na wala dito sa halahala. Tapos sa kabila, meron, no? Sa ibang lugar. Ayan, magkalayo kayo, hindi kayo matatravel ng land. Okay? Normally, itatravel yun by the sea. Okay? So, yun yung train. Okay? Yun ang maganda, no? Sabi dyan, Zebulun shall dwell in the heaven of the sea, and he shall be an haven of ships, and his border shall be at the sea. Ganda, di ba? At ganun lang nangyari nung binigay sa kanila yung lupa, sila ay malapit sa dagat. Naging pagpapala sila. Ano yan? Trade. No? Trade commerce yan. No? Kahit na anong lugar, mas madali kasi mag-import nung wala pang eroplano. Kasi ngayon, eroplano na eh. Di ba? Pero marami pa rin na gumagamit ng mga bangka. Okay, yung mga langis, inaano yun, bayabangka, yung mga kotse, hindi mo may lalagay sa aeroplano yun eh. Lalagay mo yun sa mga bangka. Kaya yung mga mamahaling kotse, okay, ini-import natin yun, yan ay dinadala baya. Okay? Now, nalala tayo kay Zebulun. Okay, si Zebulun ay, okay, siya ay a master of the sea. Okay, meron siya mga ships. Issachar is a strong ass couching down between two burdens. Okay, si Issachar daw, strong ass. Okay, ang yung ass, asno. Okay, maliit na kabayo. Couching down between two burdens. Okay, siya daw ay pinagigitnaan ng dalawang, and in this case, bahaling kalaban. Okay, yung burdens, two burdens. Mahirap ba yun? Madali ba yun? Naipit na ba kayo? Sino yung naipit na dito? Anong naipit sa inyo? Kamay lang. Paano pag tao? Yung tao naipit ka. Ayan, nakaganong ka. At may dalawang tao dito. Naipit ka. Siksik ang ganon. Alam niyo saan yung nangyayari sa MRT? Madalas yun. Sa tren, no, nagsisiksikan yun. Ito, tumatakbo pa. No? Puno na, tatakbo pa. Ganun, papasisiksik niya yung sarili niya. Ganun. Di ko nandun ko sa ito. Tik-tik lang gano'n. Ipit na ipit ka. Okay? Pag may nahulog sa'yo, hindi mo kagad makukuha. Kasi hindi ka pwede. Hindi ka pwede. Gano'n yung katawan mo. Okay? May sarili kang buhay doon. Pag nakapasok ka na doon, pag mugmug sila, mumugmug din yung katawan mo gano'n. Na sobrang siksikan. Yung mukha na katabi mo, nakagano'n din sa mukha mo. Okay? Imagine mo yun. Sana maganda yung sabi mo. Okay, paano kung hindi? Construction. Hindi nakataas pa yun. Tapos didigit ako ng amoy yung ano, di ba? Yung gili-gili. Okay, parang ganun yung nararamdaman ni Seth, ni Issachar. Okay? Okay, they are down between two burdens. Okay? Gusto nyo ba yung ganun? Naiipit kayo? Okay? Ayaw natin ang ganun. Hindi so that
rest was good in the land that is was pleasant, and bow his shoulder to bear and become a servant unto tribute. Okay, na masabasa kanya, siya ay naging tributer, no? Siya ay na-oppressed, sabihin nun. Siya ay nagbabayad, dapat hindi naman siya magbayad sa ibang tao. Okay, tayo, ganun din tayo, mga nagtatrabaho. Nagbibigay kami ng tribute, ang tawag ngayon doon ay tax. Nagta-tax kami sa gobyerno. Kahit na anong gawin ng gobyerno, naglolokohan na sila doon. Okay? Pinapasok na tayo ng Chinese. Okay lang sa kanila kasi maraming pera. Pero hindi nila alam, hindi nila alam. Pakapigal na lang magkagulo. Tapos yung gobyerno na natin, Chinese na. Okay, hindi na masama. Wala yung Diyos. Yung mga tao na yun, wala na tayong ganito. Pagka magpapangaral tayo ng salita ng Panginoon, huhulihin tayo. Kasi bawal. Gusto niyo ba mangyari yun? Paglaban natin yung ating kasalanan. Okay? Pawaan natin gagawin yan, ipangaral natin yung salita ng Panginoon. Para maraming mga tao, magising yung kanilang mga damdamin, magkaroon sila ng banal na spirito, at mag-move din sila na katulad ng ginagawa natin. Okay? Intindihan niyo, malalim tayo ngayon, ano? Okay, pero maganda. Okay, sabi dyan, Thou shall judge his people, and as one of their tribe, one of the tribes of Israel. Okay? Judge daw yan si Dan. Okay? Sino ba yung manggagaling sa lahi ni Dan? Danites. Yung nangyari sa ano? Sino yung galing sa lahi ng Dan? Hindi ako nakakamali, si Samson yun. Yun na natin. Anong lahi ni Samson? Judges 13. Tama si Samson, di ba? Okay. Yan na. Pati yung mangyayari no, kay Samson na nakita ni Jacob. No? Sabi dyan, hindi natin babasa ibang kwento na yung si Samson. So, susunod na natin yun. Okay? Yan yung pwedeng mangyayari no. Si Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel. Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path, and bided the horse heel so that his rider shall fall backward. Okay? And yung mga ahas daw, matindi daw yun. Ano yung adder? Ahas po yun, serpent. Okay? Yung ahas daw, nagtumatago yun. Pero kahit malaki yung kalaban niya, pag titirahin niya yung kalaban niya, hindi paharap. Hindi yung nakaharap sa lila ganun. Okay, itirahin niyo kung kailan weak ka, which is pag nakatalikod ka. Tutuklawin ka nun. Kahit gano'ng kakalaki. Okay? Yun daw yung dinescribe si Dan. Okay? At ganun yung ginagawa ni Samson dati, no? Okay, yung ginawa ni Samson, kumuha siya ng 200 na fox. Tapos pinagtasa, tali niya yung buntot, lagyan niya ng firebrand, nag-apoy yung buntot, tapos pinatakbo niya, no? Ganun siya eh. Ang galing ng ano niya eh, ng imagination ni Samson eh. Kaso lang ha, na-inlove sa isang babae na hindi niya asawa, patay si Samson. Okay, saan na natin kwento yun si Samson? Magandang kwento yun kasi siya ay malakas. Okay, imagine, manghuli ka ng 200 bucks. Paano mo mula rin tuloyin yung 200 bucks kung di ka malakas? Diba? Diyan na yun. Sinunin natin yan. I have waited for thy salvation, O Lord, sabi doon. God, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. Okay, ito naman yung mga parang Pilipino si God. No? Sa umpisa, papatalo. Pagpatapos na, sa karan ni Remate. Ganon si God. Diba? God, a troop shall overcome him. Siya'y matatalo, pero, but he shall overcome at the last. Sa huli, siya pa rin yung panalo.
parang lahat ng palabas, no? Ganyan sa atin. Una, yung bida, magpapatalo muna, FPJ. Pagka kawawang-kawawa na siya, saka siya lalakas. Lalagyan mo na. Kasalanan. FPJ. Ganyan daw si God. Out of Asher, his bread shall be fat. Yung bread, mataba. Yung sabi nun, yan ay malaki or masarap. And yun, sabi dyan, and he shall eat royal dainties. Okay, iba-iba pastries po yan. Masarap na tinapay. Sino nakatingin na masarap na tinapay? Tinapay ba natin masarap? Di ba? Masarap yung tinapay natin eh. Pero may mas masarap pa na tinapay dyan. Okay? Mga bread talk, hindi pa kayo nakatingin ng bread talk. Isang tinapay, 200 pesos. Ganyan na kalaki. Pero pag kinain mo, yung pag kinain mo siya, para siyang natutunaw sa bibig mo. Sarap. Ayan, okay na tayo dyan. Masarap din yan. Diba? Pero ito si Asher, siya yung nagagawa ng masasarap na tinapay. So, kung ganun, baker. Okay? Masarap ang tinapay. Di ba, hindi ka magugutom. Kahit walang tanin ba, okay lang sa inyo basta may tinapay. Pwede, di ba? Ako, magbubuhay ako nung mahilig ako sa tinapay. Lagyan mo lang ng alaman. Burger, mga ganun. Yan si Asher. Okay, nandang. Naphtali is a hind lettuce. He giveth goodly birds. Okay? Sabi dyan si Naphtali, yung hind ay isang babaeng deer. Okay? Sabi dyan, let loose. Ibig sabihin siya ay nakawala. Okay? Masarap ba yung buhay na nakawala? Minsan masarap, pero minsan meron din masama. Kasi walang mag-control sa'yo. Walang magpapaalala sa'yo. Pag nasobrahan ka ng ikaw ay liberated, alam niyo liberated na word? Liberty yung pinaka-ano nun, root word. Ibig sabihin, ikaw ay napakalaya. Pwede ba yun? Ang isang tao, napakalaya. Maganda ang pakinggan, ano? Tayo po ay malaya, malayang malaya. Maganda po yung pakinggan, ano? Pero pag ginamit yun sa mali, hindi pa rin maganda. Okay. Malaya akong gumawa ng kahit na anong masama. Okay, maganda pa yun? Okay, mga churches ngayon ganun, malaya na tayo. Magpatato ka, okay lang. Okay? Maglagay ka ng mga butas dyan, 10 butas, pati ilong mo, lagyan mo, okay lang. Magpalagay ka ng ring dito, okay lang, walang kaso yan. Okay? Tatuan mo yung sarili mo, iba-iba. Punuin mo yung buong katawan mo, hindi ka pa masaya, pati yung mukha mo. Okay lang. Malaya tayo eh. Ganun, tama ba yun? Sabi ng Panginoon, huwag ka daw maglalagay ng kahit na anong marking sa katawan mo. At huwag mong susugatan yung katawan mo. Every time na tinatatuan ka, tinutuso ka ng karayom mo, ikaw ay nasusugatan. Alam niyo ba yun, mga kapataan? Usong-uso ngayon lahat yan. Mga babae, lalaki, may mga tato. Okay? Yung mga babae na kalagay yung tato dito, ang suot nila napaka-iksing. Ano? Kasi pinapakita nila yung tato nila. Yung mga babae naglalagay ng tato sa dibdib. Nilalabas nila yung kanilang dibdib. Naglalagay ng tato sa likod, nakalabas, backless. Malaya ba na? Dapat ba tayong malaya? Dapat malaya tayo sa tamang paraan. Hindi tayo malayang malaya. Minsan ang kalayaan ay okay? Naabuso. Okay? May tamang kalayaan. Okay? Tayo malaya kay Kristo. Gawin ang mga tama. Hindi gawin ang mali. Okay? Tandaan niyo po. Okay? Tanda tayo. Alas 12 na pala, no? Joseph is fruitful bow, even a fruitful bow by a well whose branches run over the wall. Okay? Si Joseph daw, alam niyo yung bow, iyan may malaking branch. Kung ito yung pinaka-trunk, iyan yung pinaka, okay, isa sa mga pinaka-malaking branch. Tapos sa mga branch na yan, may mga
different branches pa. Okay? Yan ang bow. Okay? Ganyan daw si Joseph. Alam naman natin kung anong ginawa ni Joseph. Siya ay naging tapat. Okay? Siya yung naging instrumento para sila ay mabuhay. Dapat patay na sila sa Kanaan dahil tagutong. Pero salamat sa Panginoon, dinira si Joseph sa Egypt at si Joseph ay pinagpala doon. Siya ay naging second to the king. Sa Pharaoh. Siya ay second to the Pharaoh. At dinala niya yung buong pamilya niya. Nabuhay sila eventually. Okay, oppressed din sila. Yan ang susunod na kwento natin, which is Exodus. Maganda yun. Okay? Next week. Isang buwan pa. Exodus na tayo. Ibang character na yung pag-usapan natin. Yung pagiging tapat naman ni Moses. Okay. Ganda tayo. And the archers of Saul sorely grieved him and shot at him and hated him. But his bow abode in strength and the arms of his hand were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From thence is the shepherd, the stone of Israel. Alam natin, ang unang magiging king ay magagaling sa lain Joseph. Which is King Saul. Pero hindi siya naging tapat na masama. Okay? Makinig. Okay? Even by the God of thy father, who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven, above blessings of deep and light under, blessing of rest and of the womb. Okay? Wala na mga the best na blessing, kundi galing sa Panginoon. Every good things comes from God. Okay? Lahat ng mga pagpapalang mabuti ay galing sa Panginoon. Womb, ibig sabihin niyan, magkaroon sila ng maraming mga anak. Okay? So, yun, sinang gusto magkaroon ng anak? Wala, ayaw magkaroon ng sa panahon ngayon, pero pag lumaki na kayo, darating niyang gusto niyang magkaroon ng anak kasi yung mga magulang niyang mamamatay yun, dapat para mag-continue yung kanyang lahi, kailangan kayong mag-anak. Eh baka dito gusto niyo lang isang anak, kawawa naman yung isang anak niyo. Sabi ng Bible, replenish the earth. Be multiplied and fruitful and replenish the earth and subdue them. Ito, di ba? Kompleto. Sinasabi, huwag kayong matatakot magkaroon ng anak. Okay? Kunyari, kung pito kayo, lampasan mo pa yun. Kung walo kayo, lampasan mo yun kung sa biyaya ng Panginoon. I-stretch ng Panginoon yung mga pagpapala niya sa iyo para magbuhay mo kung ikaw ay tapat sa kanya. Okay? Blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors. Okay, progenitors yan, yung mga ancestor mo. Unto the utmost bound of the everlasting hills, they shall be on the head of Joseph, on the crown of the head of him that was separate from his brethren. Alam natin kung paano pinagpala ng Panginoon. Si Joseph na kulong, from sa kulungan siya ay itinaas sa kanyang posisyon. Layo nun, no? Kulungan tapos. Di ba? Ang layo ng tinanong. Hindi mo alam kung anong gagawin sa inyong Panginoon kung ikaw ay magtatapat sa kanya. Yung mga pagpapala sa atin ng Panginoon. Hindi mo yun ma-imagine. No? Dito pala, ilan na sa langit. Di ba? Benjamin shall ravel as a wolf, and in the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil. Okay, galing din si Benjamin. Okay, para daw siya, wolf. Okay? Galing yung wolf, yung mga predator yan. No? At saka pack yan, pag lumulusob yan, hindi isa-isa, grupo. Okay, tayo sana ganun tayo, maging wolf tayo. No? Maging grupo tayo, pag pupunta tayo sa soul winning, grupo tayo. Walang nag-iisa, hirap pag soul winning mag-isa. Okay? Pero pag tayo lahat, mga soul winners, imagine mo, no?
lulusubin natin ito lahat na ano, no? Lumaki na si Alan J, no? Naging mature, no? Nagsasalita na dito si Alan J. Nangangaral ng salita ng Panginoon. Dati makulit na bata yan. Wala akong pinagkaiba sa'yo dati, Alan J. Napakakulit ito. Okay? Pagkakulit at kulitan ng pag-aano, patanungin ito sa sobrang kulit ko. Sa sobrang kulit ko, ang dami kong sugat sa mga. Kung ano yung pwede na pinagagawa ko. Okay? Pero pagka ikaw ay ginamit ng Panginoon, naging tapat ka sa Panginoon, lahat tayo naging tapat sa Panginoon, lulusubin natin ito para tayong mga wolf. Lulusubin natin sila ng may pagpapala. Hindi natin sila lulusubin ng kakainin natin sila, hindi. Kakainin sila ng salita ng Panginoon. Hindi na maganda. Lulusubin tayo dyan. Papangalan natin yung salita ng Panginoon hanggang doon sa baba. Okay? Kung sino yung mga magtatapat sa Panginoon, tatanggap ng kanyang mensahe. Okay? Yun yung mga makukuha natin. Mabibingwit natin. Okay? Si Alex, no? Lumaki na, 18 years old na, nagpapakanta na dito si Alex. Diba? Tapos nangangaral ng salita ng Panginoon. Nagsishare ko si Alex, no? Si Andrea, yung nangangaral ng salita ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon. Okay? Lahat tayo, no? Si Antoinette, lahat tayo gagamitin ng salita ng Panginoon para tayong mga wood, sabay-sabay tayo. Okay? Walang iwanan. Wood pack. Sabi dyan, and he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil. Meron tayong mga rewards, yung mga spoil na makukuha natin. Mga pagpapala, mga buhay ng mga nabago, mga buhay unang naligtas. Okay? All these are the 12 tribes of Israel, and this is it that their fathers spake unto them, and blessed them. Everyone according to his blessing, he blessed them. Okay? Pag mamamatay na lang yung ano mo, nagbibigay pa siya ng blessing. Di ba? Pagpapala. Okay? And he charged them and said unto them, I am to be gathered unto my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron, the Hittite, and in the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre in the land of Canaan, which Abraham brought with the field of Ephron, the Hittite, for a possession of a burying place. There they buried Abraham and Sarah his wife. There he buried Isaac and Rebekah his wife. And there he buried Leah. Okay? Ba't ganito? Ba't palagi pag mamamatay ako, idabi niyo ako kay Ma'am Johan? Kung sino ang mauna sa amin? Okay? Bakit ganun? Significance. Siguro ako, nakikita ako yung pagkabuhay natin muli. Pagkabuhay natin muli, katabi mo lang yung asawa mo, nagbubuhay na tayo. Pagdating ng Panginoon. Okay? Kaya tayo, nililibing. Hindi tayo sinusunog. Okay? Wala sa mga anak ng Diyos, sinunog. Hindi pa na lang kung ikaw talaga ay pinatay sa pamamagitan ng pagsunog sa'yo. Yung mga ganun, burnout state. Pero kung ikaw ay normal na Kristiyano, namatay ka ng normal, normally dapat kang inibin. Hindi sinusunog. Okay? Nakarap dati, nung, dati before, gusto ko lang kayo, sinusunogin ako kasi walang problema yung mga maiiwan ko. Kasi lalagay lang ako sa isang urn, sa isang jar. Pero sabi ng nakikita natin sa mga prinsipyo ng Panginoon, yung mga sinusunog, yun yung mga kaaway ng Panginoon. Okay? Yung mga nililibin, yun yung mga lingkod ng Panginoon. Okay? Kaya siguro gusto na ni Jacob, libing din siya. Kung saan nilibin yung kanyang asawa, yung kanyang nanay at tatay, yung kanyang lolo at lola. Okay? The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth. And when Jacob had made an end of commanding his son, he gathered up his feet in the bed and yielded up the goats and was gathered
unto His people. Siya ay namatay. Okay, ilang taon si Jacob nung namatay? Sabi dito, 147 years old. Okay, ipagpapala pa siya 140 plus 7 na. Okay, ipagpapala na. Ilang taon siya nung kausap niya si Pharaoh? 130, di ba? Hindi ako nagkakamali. 130 na kausap niya si Pharaoh. Meron pa siyang 17 years na bumuhay after that. So, siyang tanda niya. Sino gusto umabot ng 147? Ayoko na. Sa panahon natin yan. Pero kasi tatay simple siya ba? Buhay pa? Hinta ka dito? Hinta ka dito? Buhay pa, malakas pa, di ba? Mag-aabot ka sana sa si tatay ng 100. Nag-herad po natin yan. Tumanggap po siya sa Panginoon. Hinta namin natin. Okay? Na tunay ng kanyang pagpunta. Okay? Para pagdating ng panahon na yun, magkikita-kita tayo sa langit. Okay? Yan po ang buhay ni Abraham. Ay, ni Jacob. Ni Jacob. Umisip ako ng isang verse. Sabi dito sa Hebrews 11:21. Okay? So, tandaan nyo nga, Hebrews 11:21. Tatapusin ko po dyan. Hebrews 11:21. Ano sabi po dyan? Hebrews 11:21. Babasa ko. Ano mo na sa ano? Yes. I-connect mo sa atin. Sabi dyan, Hebrews 11:21. Dito po tayo magtatapos. Babasa. By faith, Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worshiped, leaning upon the top of his staff. Okay? Nung panahon na siya ay mamamatay na, siya pa rin ay nagpupuri sa Panginoon. Okay? Hindi tayo, last na to. Mamamatay ka na, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Sana ganun din tayo. Okay? Hindi yung humihingi ka lang na sorry sa Panginoon, sa patawarin mo sa mga kasalanan ko, Panginoon. Alam, mamamatay na ako. Okay? Hindi nyo ganon? O gusto nyo, ikaw ay nagpupuri, Panginoon, napakabuti mo. Napakabuti mo sa akin at sa pamilya. So, ganda nga yung pinakantahan ko lagi, dakilang katapatan. Okay? Mamamani yun. Ganda ng kanta nyo, kung i-internalize nyo sa inyong pamilya, sa ito, ang pangano ng chorus nun. Dakila ka o Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang sa wakas nitong buhay. Okay, dahil ko'y manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa katapatan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Jacob. Maraming salamat, Panginoon, sa pinakita niyang pagpapala mula hanggang sa aming Panginoon, hanggang sa kanyang mga anak, at mula hanggang sa Panginoon na ang kaligtasan, Panginoon, ay nanggaling sa kanyang lahat. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit mo. Ganunin, Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, naging katulad ni Jacob, Panginoon. Naging katulad ng kanyang mga anak na naging tapat, Panginoon, sa inyo. At huwag kaming tumulad sa mga anak ng Panginoon na hindi naging tapat. Salamat po muli, Panginoon, sa mga pagpapala mo, spiritual. Ganun din, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, kayo pumag-ingat sa aming pag-iwan-walay. Ganun din, Panginoon, sa aming tatanggapin na konting pagpapala, pagkain, kayo po, Panginoon, magbigay ng talakasan ko sa aming mga katawan. Muli, nagpapasalamat kami, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.